Yo, what's up sa inyo mga master? Sa video ito is magtitimpla tayo ngayon ng chameleon powder doon sa binder. So kung interesado ka sa video to, panoorin mo lang itong video to hanggang matapos. Walang pasalamat doon sa mga pumunta dito, no? At saka sa kay Boss Perde. Dabis ka talaga. At saka siyempre kay Boss Lowe. Boss Lowe yan eh. Boss, thank you. Wala mong pasalamat kay Boss Jimboy, no? At binigyan tayo ng powder na fluorescent at saka yung chameleon na titimplahin natin, no? So ihalo natin sa binder. Ano, sa tintingler. So gagamitin natin yung K92. Pwede rin natin yung pwede rin yung sa hipik. Pwede rin naman sa top coat, no? So ngayon titimplahin natin 'to. Yung kalahati nito is lalagyan natin ng black. Titignan natin kung ano ang itsura pag hinaluan ng black. Kasi ito, high grade chameleon, no? Tapos pwede rin i-doble sa mga white, no? Pagka hinalo mo to sa binder. Pwede mo tong ipatong sa white. Ito yung magiging itsura niya pag ipatong sa white. Ito rin ang magiging itsura niya pag ipatong mo to sa black. No, so umpisa natin. Ngayon, ihalo natin siya sa tinted clear ng K92 kasi medyo mas maganda siya, no, kaysa dun sa top coat. Pwede rin naman sa mga ibang brand basta binder, no. Pero mas maganda tong mga tinted clear at yung mga binder. So kung wala talaga kayong makunan, pwede rin naman sa top coat. So ihalo natin sa 250 ml, no, kasi ang timbang nito is 2.6 grams, no. So lalagay natin sa 250 ml. So titingnan natin kung ano ang kakalabasan pag hinaluan natin ng itim, no, yung kalahati. So umpisa na natin. So ihalo na natin yung 2.6 grams na high grade chameleon, no, na binigay ni Boss Jim Boy. Salamat sa iyo, no, dahil binigyan mo ako ng chameleon pang vlog. Yun guys. So sa mga nagpapareview dyan, mga chameleon, mga may binibentang chameleon dyan, pwede natin i-review kung maganda ba ang inyong chameleon. Pag nagustuhan, edi i-promote natin, no? So ayan na siya guys. Sorry, kalat-kalat. Hindi talaga maiwasan yan. So hinalo natin sa 250 ml, 2.6 grams ang nilagay nating chameleon. So yun mga master, naging itsura nyo, no. So hinalo na natin dun sa binder na tinted clear. Tapos kung nakikita nyo, puti siya, no. Hindi siya yung parang copper. Kasi itong chameleon na to ay high grade. Napatong to sa mga puti na mga base, no. So magbe-base ka ng white, tapos ito yung pang finish mo, maganda din yung kakalabasan. Ngayon, para mas maganda, ipatong mo sa black, no. So ngayon mag-experiment tayo, hahaluan natin 'to ng black, no. Tingnan natin kung anong kakalabasan, no. So kuha tayo ng panibagong lata. So isalin na natin mga master. You know? Napaka-perlite size niya, no. So ngayon haluan natin 'to ng kulay itim. Titingnan natin kung ano magiging resulta pag hinaluan natin 'to ng kulay itim. So ipatak natin, so ipatak natin kahit anong klaseng black, no, jet black man, super jet black, basta black, no, wala nang problema yon. So try natin na konti lang, patak lang talaga. Subukan natin haluin. Oy! Familiar ba? Familiar ba?
Familiar ba? So ito siya guys, no? Ang naging resulta nung hinaluan natin ng color black, no? So parang ano siya, no? Parang ready mix talaga na chameleon, pero powder lang talaga siya. So guys, hindi ko na ipapakita yung spray, no? Kasi marami naman tayong nakikitang nakabuga na nito. So ipapakita ko lang sa inyo mga picture, no? So basta ito yung sa binder, ito yung naging itsura, at ito naman yung hinaluan natin ng black. So guys, ikukumpara natin to sa isang camellia, no, yung parang copper, yung dalawahan lang siya, blue black, ay blue orange, violet orange, yung mga ganun. Titignan natin kung anong kinabahan, no. So, mga master, ito yung sinasabi ko na parang copper, no. Ito talaga hindi talaga siya pwede ipatong sa puti. Kailangan talaga black lang talaga. So ang brand nito is K92, no. Kasi na-try na namin na patong sa puti, hindi talaga maganda kasi parang copper siya. Kailangan lang niya ng mga dark na background. Ito naman, ito, yan, yung powder na pwede natin ihalo ay patong dun sa kulay puti, no? Ito yung nagiging resulta niya. Ito naman, ito na yung magiging resulta niya pag nalabas, napinturahan. Tapos ito naman, halos same lang sila pag ipatong mo to sa black, tapos ipatong mo rin to sa black na may halong black na rin, halos same lang sila ng effect, no? Tinimpla ko lang sa black para malaman nyo kung ano talaga ang magiging resulta pag hinaluan ng black, no? So yun lang, sana may nakita kayong pulot sa ating experiment. So hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. So hanggang dito na lang, at bago ang lahat, magsha-shoutout muna tayo, no? So shoutout kay Gilward Auto Paint TV. Shoutout kay Mark Malyari. At maraming salamat, sir. Kahit na napakalayo nyo, pumunta pa rin kayo dito, no? Dumayo pa rin kayo dito galing Bulacan, no? So isang malaking karangalan. Maraming salamat po sa inyo, sir. Shoutout kay Heidi Lynn Napis. Shoutout kay J-Boy Sakay. At shoutout kay Mark Rula, no? At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo to ang ganitong klaseng video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At i-ring nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga video. So kung meron kayong katanungan, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.